sa patuloy na pag-usbong ng mga bagong teknolohiya sa buong mundo, patuloy ding nananahanap ng iba't ibang kwento, mga storyang katatakutan, kababalaghan, mundong punong-puno ng hiwaga, at mga kwentong alamat na naging bahagi na ng ating kultura. Magimpal, magtaka, at bahala. Dahil sasamahan niyo akong tuklasin ang pinakabagong mukha ng mga vampira. Ang vampira sa internet. Sa paghahanap ng aming grupo sa kung ano at sino ang vampira sa internet, ay napadpad kami sa isang maliit na bayan sa Bulacan. Simple at tahimik. At ito ngayon nakilala namin si Rian, hindi niya tunay na pangalan. Isang 22 anyos na dalaga at kasalukuyang kumukuha ng kursong Radio Technology sa isang kolehiyo sa Bulacan. Isa lamang siya sa mga gumagamit at nahuhumaling sa tinatawag nating makabagong teknolohiya. Kaya't ako man din ang magtaka kung paano naging vampira ang isang simpleng estudyante na hindi mo makikitaan ng pan dahil simula pagkabata ko. Hanggang ngayon, ay yun ang palatandaan ng vampira tinatawag. Nagtungo kami sa mismong bahay ng pinsan na Rian na nagmulat sa kanya sa mundo ng cyber scamming. Parang call center kasi sa PC ka nakaharap. Hindi mo masasabing trabaho kasi hindi ka naman nahanapan ng mga police clearance, ng mga pamira, sedula, gano'n. Mas as long na mabulat ka mag-chat. Mas sasanay mag-type na sa keyboard. Pwede ka na. Sanay ka mag-English kahit sabi mong mali-mali, pwede ka na. Gumagamit kayo ng ibang tao para pumapanlo, para kumita ko ng pera. Kailangan mo yun eh. Practical nga sa buhay. Kailangan mong gumawa ng... Una-una, kailangan mo ng profile ng babae. Yan, no choice ka. Hanap ko talaga ng picture ng babae na sa tingin mo, nasa gusto ng mga kausap mo. Sa'yo ka mag-chat, makapag-usap. Sa pag-usap ka sa mga foreigners, tapos try mo mag-benta ng sites. Hindi ka naman kasi makaka-access pag wala kang credit card. Kasi doon kumikita yung site. Doon ka rin kumikita. Maluwag sa buhay, mm-hmm. Sa sarili. Hawak mo pala yung oras mo kung ano oras mo gusto umasok. Kung ano oras mo gusto magtrabaho. Gusto mong kumain. Gusto mong matulog. Gusto mong kung saan muna pumunta. Walang oras yung break time. Walang pipigil sa'yo ng supervisor. Ako, kamusta mo? Depende rin sa sa'yo eh. Kung masipag ka man bole. Saan po ba matatagpuan yung mga companies na sinasabi nyo sa kasakang lugar? At ano po ba yung status nila ngayon? Yung kumpanya. Chat Connect. Mm-hmm. Yun dito sa Pangpare. Sa ano naman, dito sa Fairview, yung ACL Lab Group. Yung isa yung Cool Connect web services sa may isa pang panel. Mula Bulacan, papunta kami ngayon na ako para kausapin yung dati na trabaho ni Rian na nakulong dahil sa trabaho niya sa Manila. Actually, may friend ako na naunang pumasok sa company. Then, kinuwento nila sa akin kung paano yung work, kung paano yung salary. Then, nagka-interest ako, nang nirefer nila ako. Ano po yung trabaho na sinabi nila na doon sa kumpanya, yung offer? Sa ating company. Marketing siya. Mm-hmm. Then, in-explain nila kung ano yung minamarket namin. Mm-hmm. Ano na, okay na sa akin. Nung sinabi sa'yo yun, ano yung pumasok sa isip mo? Nagustuhan mo ba agad o nag-isip ka pa ng dalawang beses? Wala lang, okay lang sa akin. Wala, hindi naman problema. Since, yun nga, hindi naman ako nakikita on-cam, hindi rin naman nila. Actually, fake profile lahat. So, okay lang. Then, wala naman problema sa akin. Tapos, pera din. Ito bang ano, itsura nung ano nyo, nung office nyo? Sa unang pasok mo, mukha siyang computer shop talaga. Normal na computer shop, medical, may mga PC. Then, lagyan mo na ng konting office. Yung office ng boss mo din, pantry, yun lang. Sa outside, smoking area, yun lang. Actually, hindi ako aware na may ganung word.
may nakikita ako sa mga chat rooms naman yung ganun, pero hindi ko siya iniintindi na yun pala. Naghahanap ako ng ibang tao na magpapanggap na makikita ng client. Pero dahil hindi ako talaga. Maghahanap ako ng ibang tao. Picture. Artista, celebrity. Kasi ganun na makatrata yung time. Mga experience nyo, tsaka na-encounter nyo, good man or bad? Yung good, siyempre, instant money. Ang laki na yung pera pag weekly. Kasi weekly yung salary basis namin. The more na fail ng benta mo, the bigger money na makukuha mo. And yun nga, weekly yun. So parang wala kang problema sa pera. Time. Tapos hawak ko oras. Marami naman sa natutunan. Computers. Sa mga computers, sa mga sites, mga software. Marami yung nalaman. Yung bad thing lang is, naloloko ako ng tao. Poser ako, magagamit ako ng ibang tao, tapos yung tao na magagamit ko is inosente, alam. Nakakakonsensa, somehow. Ngayong gabi, pupuntahan natin mismo yung building kung saan nagkatrabaho si Lian. Pero dito pa lang sa kalatatayuan namin dalawa, may tanaw na namin kung saan siya dati nagkatrabaho. Yung Lagro Apartel na yun ang ating pupuntahan. Kung kayo napunta din sa trabaho nila, anong klase ng trabaho nila? Actually, napunta kami sa trabaho nila, we were invited, kasi sinabi kami nila sa amin na through chatting, we were there that time. So, bakit kind of chatting? Kala lang namin, chatting na, kasi hindi magpag-chat sa'yo, through that, you're being paid. Pero yung pala, you're going to chat with people using model, let's say, American model, ganyan, na, hindi kami. Hindi kayo. Hindi kami. We're using pictures. Ng ibang tao. May isang site na ibibigay sa amin na pwedeng pagkunan ng isang model. Whether it's Filipina or Latina or anong lahi. Hindi pa nga dyan, pag may kaibigan kung magandang babae. Yun ang gagamitin. Yun ang gagamitin mo. Ka-friendster mo. Kunin mo yung natural people. Nakakaaliw. Parang you're going to chat with different people. Tapos sinabi nga sa amin na nagawa kami ng profile sa different sites. Medium kami. Medium ng company kami at saka yung katasama. Kasama. Where we use as parang link. Ibubugaw namin or ipupush namin yung site, yung which we call porn site. Na live webcam, ganyan na girls. Sa mga wholesome dating site. Oo. Get naked. Yes. Nagkipag-chat ka lang. Pag nag-sign up sila dun sa what do you call it? Sa porn site, meron ka na kaagad. Tapos, gagawin yung paano, lukuhin yung pabibigyan mo muna yung utak ni kung yung ketchup mo na, oh, there was something wrong, ganyan-ganyan, hindi pumasok yung una mong sign up, so you have to sign, you have to fill this link again, ganyan-ganyan, para so another bayad niya naman yun. Araw na, unang gabi kong kasama si Mila. So, gagawin namin yung homework na hindi pang karaniwang ginagawa ng kabataan niya. So, tamahan niyo. Push me. So, after 7, meron ulit isang nag-send kayo niya na pera. And then just hurt me. Do I can get my satisfaction. Kaya naman nakikita ko, hindi yung usual ko nakikita sa araw-araw na kapanibago. Ngayon pong video na daw ako nagsindihan sa akin. Kaya lang, hindi ko nakaintindihan kasi Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Gagawa kami ng story, ito ganito ako. Oh.
mga girls. Nakuha ka sa girl fantasy, illusion nila. Yung shifting nung sarili, totoong ikaw, sa pagpapak mo sa chatting. Mag-iiba na naman ang character ko. Natawahan ko pa ba? Minsan, matapos na ang trabaho ko, paglabas ko ganun pa rin ako. Action. Si Neddy ang totoong nag-show sa harap ng computer. Pero ano nga lamang na ikaw, ginagawa, ikaw mismo yung gumagawa, tapos yung iba, may video sila, tapos hindi, kumikita agad sila ng pera. Nakaka-imbier na. Siyempre, katawag po yun, tapos mukha nila iba. Diba? Parang nakakagago. Pero okay lang, trabaho yun. Puso na ngayon yun. Marami ng taong ganun. Dahil sa pera. Hindi ka ba nahihiyan sa mga pumutay ng tao, pumutay sila sa'yo, dahil dyan sa trabaho mo? Ngayon ako, bakit ko sila iintindihan? Sila ba yung nagpapalaman sa akin? Pakailan po sa kanila, buhay niya nila, hindi ko mo napakailan mo. Marami naman nagsasalita na hindi bumabagsak. May mga tao na ang morality nila, either wala, amoral ang tawag yun, ano? Wala silang basis for what is right and what is wrong, or yung ibang matay yun at kaya. Si Henry, ang nakadestino ng gwardong narito ko kanya. 2009, araw lang Thursday, Webes. Tapos eh, ikaso kami, nag-break ako nun eh. Galing kami sa ibaba. So, nag-coffee-coffee muna ako. Sa video, pagpanik ko ng second floor, doon yung mga CIDG na kamakas sa akin. Si Aling Mercy, ang ina ni Lian. Scammer siya, hindi alam. Kailan niyo po ba nalaman na, ano, na ganun yung trabaho na? No, magdali nun, ano. Kasi ako din kasi may kasalanan yun eh. Mm-hmm. Hindi ko alam yung kasing pamangkin ko. Sabi niya, call center daw siya ng katrabaho. At tingin niyo po, pag halimbawa kung nalaman po ng tatay na yung ganyang ginagawa, ano po sa tingin niyo yung mararamdaman niyo? Sabi niya, tsaka magagalit yun, baka mabugbog siya. Mm-hmm. Baka mabugbog siya dati niya. Kasi hindi naman niya naman, hindi naman siya pinapabalaan. Pero if ever, malaman ng tatay mo na ganyan yung trabaho, ano yung sa tingin mo magiging reaction niya? Itatakwil ako namin. Itatakwil ako namin. Kasi airpad ko sobrang conservative. Pero gumating ba sa time na naisip na hindi naging mabuting magulang yung mga yung nanay at tatay mo? Dahil nga sa ganyang ginagawa ko. Ay, hindi. Patay kong tatay. Kasi kahit kailan, hindi niya inisip yung sarili niya una. Laging kami muna dapat. Yun nga lang yung masama. Naloloko ako ng tao. Admitted ko naman yun. Alam namin yun. Nang gagamit ako ng ibang model. Parang kumita. Hanggat kayang i-scam, nangi-scam. Yun nga, tulad na sinabi ko sa'yo na hanggat kaya ng credit card nila, sige lang. Ang inaano namin, wala namang maloloko kung di sila magpapaloko eh. Kasalanan nila yun. Mangguni kami sa pari upang so, malaman ang kanilang pananaw sa ganitong kalakaran. Tira, pampira ng internet sapagkat blood sucker, yung parang sinisipsip mo yung dugo, yung dangal ng isang tao na hindi mo alam, pati yung dangal, sinisipsip mo na rin, pero sinisipsip mo yung dangal mo at yung bumibili, pare-pareho na lang. Aking ilang araw ng paglalakbay at paghahanap upang makilala ang tinatawag na vampira sa internet ay iba't ibang klase ng vampira ang aking nakilala. Iba-iba ng pangangailangan, iba-iba ng estilo. Ngunit isa ang layunin, ang pawiin ng alamun ng animoy uhaw na uhaw sa dugong nagbibigay sa kanila ng buhay at pag-asa. Ikaw, ako, tayong lahat ay posibleng maging vampira ng ating sariling katauhan. Lahat tayo ay pawang mga nilalang na may kanya-kanyang dahilan at nais sa buhay. Subalit sa muling pagdilim, patuloy ka pa rin bang magbibinibinihan at patuloy na magbubulag-bulagan sa bawat pangil at kagat ng vampira sa ating lipunan. Isa lang ang mga cyber scammers na patunay sa mundo na meron ngang vampira, katotohanan, at pawang realidad. Yan ang aking kwento.